pamilya na hindi basta-basta. Hindi kumpleto ang pagkabata mo kung hindi mo natikman ito. Dati wala pang pangsundot dito. Ito ay sinisipsip kapag ito'y kinakain. Pero ngayon, dahil nga makabago na tayo, meron na tayong mga pangsundot dito. Alam nyo na kung anong tawag yan, kaya let's get it on. Una natin gagawin ay huhugasan natin yung mga suso. Siyempre, kailangan malinis ang ating paghahanda bago natin kainin ang suso. Hugasang mabuti pagkatapos ay ibababad natin ng overnight. Yes, overnight natin yung ibababad para maisuka niya yung kanyang mga nasa loob at mahugasan din. And then the next day, iisa-isahin natin kukpukin yung kanyang pinakadulo. Ito ay para mabilis natin siyang masundot. Ito pang matindi. Nasa probinsya din lang tayo. Alam nyo ba kung anong tawag dito? Ang tawag dito ay pako or fern sa English. Ginagawa itong salad at madalas ay isinasama sa mga ginataan. Kaya narito na rin lang tayo at maggagata. Isama na natin ang pako na yan. So kailangan din lang nahugasan natin mabuti itong mga pako dahil may mga nakasingit pa niya mga dumi sa kanyang mga dahon. At sa paggata naman ng ating nyog, ang ginagamit natin dito ay yung pinakasabaw ng nyog. So kung napanood nyo yung iba nating mga videos na merong ginataan, talagang pagkabasag ng ating nyog, isinisave natin or tinatabi natin yung sabaw para yun ang ating gamitin sa pagpiga dito. Ito ay para mas lalong masarap ang ating paggata. At yung katas mismo ay hindi lang galing sa niyog, pati na rin sa sabaw nito. Oh, ang galing, di ba? Walang tapon, walang sayang, lahat ay gamit. Kaya kung bibili kayo dun sa mga nagtitinda ng niyog, pagkatapos nyo itong ipakayod, kunin nyo yung sabaw or hingilin nyo. Sabihin nyo na kayo na ang magpipiga para gamit nyo din at hindi masayang yung sabaw ng niyog. So okay na, set aside muna natin yan at umpisa na natin mag-isa sa ating palayok. Unahin na natin dito ang bawang, sibuyas, at luya. Lagyan na din natin yan ng patis. At yung ating gata. So, pakukuluin muna natin yung ating gata. Halika, tara. May papakita ako sa inyo. Tingnan nyo naman yung ating mga suso. Umaahon pa. Talagang buhay na buhay at sariwang sariwa ang ating nabiling mga suso. Pag ikaw ay nagluluto ng suso, ano ang paborito mong luto dito? Pakicomment mo naman para mabasa din namin at ng iba. So, at this point, kumukulo na yung ating gata. At ilalagay na natin yung mga suso dito. Alam nyo ba na habang niluluto itong suso na to, yung mga kapitbahay na nakakaamoy, nanghihingi. Sabi ko naman, magdala na kayo ng mangkok at pagkaluto nito, mamimigay na tayo. So pagkatapos kumulo ng ating gata na may kasamang suso, ilagay na natin dito yung pako. Pati na din yung ating siling berde. Isama na natin yan. So itutuloy lang natin yung ating pagluluto dahil dinagdag na natin dito yung pako. So hintayin lang ulit natin na kumulo pa at nang maluto yung ating pako dito. At pagkatapos niyang kumulo, ilagay na natin dito yung suka. So alam niyo naman, ang gamit sa suka ay para tumagal yung ating ginataan at hindi kaagad ito masira. Meron namang iba na talagang habang tumatagal, lalong sumasarap. Parang adobo, di ba? So timplahan na natin. Meron tayo ditong garlic powder at ground black pepper. Haluin lang natin at tikman natin at tayo na mag-adjust dun sa lasa nito. At pag yan ay kumulo na, ready na yan. Kaya hanguin na. Ito yung classic na recipe ng mga taga-probinsya na ipinamana pa ng ating mga lolo at lola.
sino ba naman ang hindi matatakam sa ginataan, lalo na kung sariwa ang iyong gagamitin? Samahan pa natin yan ng pako. Mukhang ready na tayo para atin itong tikman. Nakain na natin ang tikiman dito. Ready na ba kayo? And there you have it, KND Nation, mga kadadelicious. Ito